2018 October yun nga po hindi ako from Taiwan sa pagkita ng asawa ko and parayan nyo siya ng reverse share so noong time po na yun is noong umuwi po ako sinabi na po nung doktor na stage 4 cancer na po. Pero parang ano po eh, parang in denial pa rin po ako. Malakas na po na baka gumaling pa siya or baka makarecover. And then, yun nga po, after 2 weeks umuwi kami. And then, nag-stay kami sa bahay. So, sobrang sakit po nung sinabi ng doktor na yun nga po, stage 4 na. At sobrang sense na gagaling. Pero kahit pa man po ganun, knowing na talagang hindi na po siya gagaling, talagang pinakita ko pa rin doon sa asawa ko ang full support ko. Kasi nagtatanong po siya kung gagaling na po ba siya. Sabi ko, oo naman. At sa inyo na yung bagay. Yun po yung pinakamasakit na part sa akin. Tsaka parang guilty pa rin po ako at kayo na kasi hindi ko pula sabi sa kanya yung totoo kasi nagtatanong siya eh kung hindi ko galing ko siya kasi hindi ko na sabi sa kanya yung totoo na yun na po may limit ng buhay siya and then no, yun nga po dumating yung time na yun nawala na siya that was November 29, 2018. Yung time po na yun, parang sobrang sakit. Saka parang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi po yun yung gano'n yung pinipicture out ko na mangyayari sa buhay namin eh. Kasi after 13 years na nagtrabaho pa sa malayo, tapos gano'n yung mangyayari. Kung naglalo kayo sa buhay, napag-tapos na yung mga anak mo. Namatay po siya parang nagpa-black out po ako eh kasi nung wala na siya 13 years po na hindi ko nakasama yung mga anak ko tapos nung wala siya parang hindi ko kilala yung mga anak ko tatlo po kasi anak ko eh parang hindi ko kilala yung mga anak ko nung time na yun hirap na hirap po ako mag-adjust. Eh, hindi ko alam kung ano yung mga favorite nila, kung ano yung mga hobby nila. Tapos hindi mo alam kung paano yung pamumuhay nila sa araw-araw, kung ano yung mga paborito nilang pagkain. Yung bang nagluluto ko ng pagkain, hindi nila ma-appreciate kasi iba yung lasa dun sa luto ng tatay nila.
dami mga bagay-bagay na ayaw mong gawin pero nasanayan na nila. Ang hirap po talaga mag-adjust. Yung bang anak mo nga pero parang hindi mo kilala kasi hindi nga ikaw nagbalaki. Tapos yung biglang nawala yung asawa mo, wala kang mapagtanungan, as in nangangapa ka. Pero sa awa ng Diyos, salamat naman ako kasi pinalaki nung asawa ko yung mga anak ko na mga babae. Kaya madali rin naman ako makapag-adjust. Sa kayong okay naman sila, at saka yung responsabling bata naman, hindi naman sila maluho, at saka alam nilang i-appreciate yung hirap ko. Kaya yan po. Nung time na yun, talagang as in blackout po ako, as in ayaw kong kausapin kahit sino, ayaw kong hindi ako makapag wala akong masabihan kung ano yung nararamdaman ko kasi ayaw kong bigyan ng burden yung family ko, ayaw kong bigyan ng burden yung nanay ko, yung mga in-laws ko, as in ayaw kong kahit sino, ayaw kong kausap kahit sino. Gusto ko yung sinasarili ko lang yung problema ko kasi gusto ko yung makita nila na yung kaya ko. Pero deep inside, I'm dying that time. Sobrang sakit. Dahil sa mga anak ko, hindi makita ko ang lakas-lakas ko. Ngumingiti ako. Pero ang hirap. Ang hirap. Gusto mong ipakita sa lahat ng tao na okay ka. Tuloy ang buhay. Ngumingiti ka sa araw-araw pag may mga taong nakasalubong. Pero pag naiisa ka, doon mo lahat na so, kaya yun po. Hindi ko alam eh kung paano ako nakasurvive eh. Kaya minsan mahirap din pag yung wala kang mapagsabihan yung kasi hindi naman sa ano eh, kasi yung sa part ko kasi ayaw ko yung nag-alala yung mayroong mag-aalala sa akin, ayaw ko yung mag-aalala yung family ko, ayaw ko yung mag-aalala yung mga tao sa akin, gusto ko ipakita na okay ako, kasi ayaw ko nga yung bigyan ng burden sa kanila. Tsaka sabi nga nila nila, kapag tumatagal daw malilimutan mo rin yung mga masasabi na nangyayari sa buhay, mag-presyali sa akin. So sa akin po kasi baliktad iba eh, habang tumatagal na kapag na nagsisink in dun sa isip ko na ay ganun pala yung nangyari sa buhay ko, na wala na pala yung asawa ko. Until now po, denial pa rin ako eh, parang ayaw kong tanggapin. So yes po, matagal ako makarecover kasi ayaw ko tanggapin eh, ayaw kong isipin eh. Yun lang po yung nagbibigay ng lakas sa akin ng mga anak ko. Kaya salamat na rin po kay Lord kasi yan dyan sa lagi nag-guide sa akin. Kaya nalampasan ko po lahat ng problema ngayon. So sa ngayon po, still on the healing process pa rin ako. Pero I try my best na maibalik yung buhay ko sa dati. Kasi yan dyan po yung mga anak ko. Kaya so lahat po ng may mga problema kasi ito yung naano ko eh, na-apply ko sa sarili ko eh. Na pag may problema po tayo, huwag tayo mag-focus doon sa problema. Mag-focus po tayo doon sa solusyon. Tapos, ako kasi may ugali ako yung ayaw ko nung makipag-usap doon sa mga maraming tao kasi naniniwala ako na pag yung sabi nga nila loner daw ako kasi mula noon parang hindi ako nagigipag ano sa community sa ibang tao. Pero mas maganda po kasi minsan pag sinasarili natin problema natin kasi maiisip natin kung ano yung pwedeng solusyon, ano yung pwedeng gawin natin. Unlike doon sa pag marami ka kasi mga kinakausap, minsan hindi mo alam kung yung mga advice po nila is applicable ba doon sa problema mo or makakagulo pa. Kaya minsan masarap na rin yung Ikaw na lang muna yung isip kung ano yung solusyon sa mga problema mo. At saka depende po yung kung paano magaling. Kasi minsan po nalidepress at sa kung ano na lang yung madatnan ng mga problema nila.
Pero huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Iwala lang po kay Lord. At saka, yun nga po, focus ba sa solusyon? Huwag doon tayong mag-focus sa problema. And then, yun po yung ginawa ko. Parang, nag-iisip po ako lagi kung ano yung mga pwede kong gawin, ano yung masusolusyon ko sa problema ko. Hanggang sa, yun nga po, siguro, lakas ng loob, tiwala sa Panginoon. At kung ano talaga yung ano yung pwede mo pang gawin, yun po yung gagawin natin. Huwag tayo magpadala doon sa problema hanggang sa na-depress tayo. Kasi hindi yung lahat ng problema doon yung natin nakasan. Yung mga sabi ko, kapwa ko, FW, relate ko, marami ko mga relate dyan, marami sa pamilya, tapos na nagkaroon ng problema, iba rin na kaya ko. Ang advice ko lang po is, tiwala lang po, and then, focus lang po tayo dun sa mga solusyon, mga problema natin, parang dapat natin gawin, tibay ng loob, sabi kong medyo okay na ako. So, hindi ko nang pinapalit yung dati kong buhay, dati kong sarili. At saka, salamat, salamat talaga sa mga tao. Sa lahat-lahat ng mga nagtitiwala sa ako, nagmamahal, at tumutulong sa ako, magbabay sa ako. Laban lang, focus sa solusyon, huwag tayong mag-focus sa problema, tuloy ang buhay, habang may buhay, may pag-asa. Salamat po, morning sa lahat. Good morning sa tanan-tanan, mayong aga, and please subscribe po sa aking channel. Thank you!